Hello po. Welcome po sa channel ng mga farmer na magagaling. Nagpapatubig tayo ng mais ng ikatlong beses. Ika 47 days na po siya. At ipapakita natin sa inyo kung ano yung itsura ng ating mais na malapit na po siyang mamulaklak. Kasala po yan pong nagpapatubig ikalawang araw itong mahigit kalahating hektarya. Malapit na pong lumabas yung mga bulaklak ng ating mais. So makikita mo niyo, medyo tumitigas na po yung lumalabas na dahon sa dulo. Kaya palatandaan na malapit na po siyang mamulaklak. Ang taas na po ng ating mais. Nag-spray na po tayo dito ng Dibitol at saka Power Grower Combo. Kaya makita nyo ang tatangkad, ang lalaki ng dahon, pati na rin yung puno talagang matataba. Ayan. Titignan natin kung malalaki din yung bunga nito. Tapos na tayong mag-spray ng mga foliar fertilizer. Kaya patubig na lang. Ito yung ikatlong patubig. Titignan natin kung kailan tayo, abangan ninyo hanggang matapos tayong magpatubig. Makikita nyo rin ito kung gaano kaganda yung bunga at kung gaano siya kataas hanggang sa marating niya yung paglabas ng kanyang bulaklak. Sa kabila na nauna sa atin, magkasing taas lang po yung aming mais. Ayan po, namumulaklak na po yan. May mga bulaklak na po yan. Kaya sa atin siguro tatlong araw pa lalabas na yung bulaklak nito dahil napatubigan na po siya. Halos magkaparehas lang kami ng kwan. 64-14 yata yung variety sa kabila. Dito naman ay 64-10. Tinitingnan natin kung may mga uod pa. Mayroon mga ilan-ilan pa, kaya lang siguro hindi na ito makaka-apekto sa kanyang bunga. Maliban lang kung yan ay mga fruit borer or stem borer, eh medyo delikado. Kaya lang, mga ilan-ilan lang man yung nakikita natin dito. Kaya hindi na siguro ito kailangan i-spray. Saka sa taas nito, medyo mahirap na mag-spray. Kaya nung last akong nag-spray, mga 40 days, nag-spray na ako dito ng 38 days yata ito, nung nag-spray ako dito ng pan ng Power Grower at saka Bibitol, na hinaluan ko ng Voltrin yung car top para meron siyang protection. Kaya meron pang mangilan-ngilan na mga uod, pero hindi na siguro kaano makakapit yan sa ating maisan. Papakita ko sa inyo mamaya, panoorin nyo to at tapusin. Papakita ko sa inyo mamaya yung ating pinagamit sa patubig. Itong mahigit kalahating hektarya, ang nagagamit natin dito na krudo sa dalawang araw, mga panito eh, 8 hanggang 9 na litro yung Kubota ER40. Matipid kasi yon dahil bagong calibrate. Kapapalit ko lang nung nozzle at saka plunger niya, kaya ang tipid. Halos yung 5 litro maghapon na yun eh. Ganun katipid yung ginagamit kong pampatubig. Sa mga nagtatanong tungkol sa ginagamit nating pamatay pest dito sa mais, huwag kayong gagamit ng
Lanate or Scorpio o Metomil pag ganitong mataas na. Pwede kayong gumamit ng pinakamalakas na yung Prebaton dito. Pero ako hindi na ako gumamit kasi nakita ko na konti lang naman yung wood noon. Ang ginamit ko lang yung systemic na Boltrin or Cartop para maprotektahan itong ating mais. At titignan ko kung hanggang saan niya kakayang iprotect ito. So far ang nakikita ko dito ay nangilan-ilan na yung manapektuhan ng wood. Kaya nga pala yung mga nagtatanong tungkol sa ating kinagkakitaan, hindi po tayo pure na magsasaka lang. Mayroon pa tayong ibang kinagkakitaan maliban po dito. Pero ako, lumaki kasi akong magsasaka. Kaya medyo love ko itong pagsasaka. Mas malaki kasi ang kita dito kaysa ibang ibang profesyon. Kahit ano pa yung sasabihin yung profession, mas gusto ko po itong pagsasaka. Kasi iba yung kita dito, tapos exercise pa. 10 years ago, nag-start ako mag-farming. Ako po ay isang public school teacher. Pero alam niyo naman yung sahod ng public school teacher, napakababa. At saka hindi naman lahat ng mga teacher na pro-promote. Nag-aral ako ng masteral, doctoral, pero hindi ako pinalad na maging principal. Kaya ang ginawa ko, nag-try ako ng farming. Tignan nyo pa yung lakas ng ating tubig. Nag-try ako ng farming, tapos gumawa ako ng aking website dahil nung tayo nag-aral ng masteral at doctoral, nahasa tayo sa pagsusulat. Kaya gumawa ako ng website. Doon sa website na yon, na-discovery ako at maraming mga farmer ang kumukontakt sa akin para maging consultant. Then, nung nagtatanim ako, mga talagang unang tinanim ko sili. Yung unang pagtatanim ko, successful. Yung mga sumunod na medyo naging fun. Marami akong naging problema. Kaya buti na lang, teacher ako. Lagi akong may utang. Umuutang lagi kapag ako'y nag-start ng aking project na itong pagtatanim. Kaya buti na lang teacher ako at meron akong pinagkukunan ng puhunan. So yun, lagi akong may utang. Tapos try. Hanggang sa na-perfect ko naman yung process. Doon ko na-encounter yung mga pangungulot, yung mga iba-ibang pang mga problema ng farming na pinatanong nyo ngayon sa akin. Kaya ako'y gumawa ng video na ito para i-share sa inyo yung mga solusyon ng inyong mga problema. Alam ko sa mga new farmer, mahihirapan kayo, magtatagal din bago kayo mag-succeed. Sasabihin ko sa inyo yung totoo na dahil may mentor na kayo, tinututukan nyo yung ating mga video, siguro mga 5 years. Kung hindi kayo yung pahinto-hinto, diretso lang, tapos handa kayong mamuhunan, umutang o ano man yan, dapat ready kayo. Dahil pag hindi kayo ready, mahihirapan kayo talaga sa pag-grow ng inyong kaalaman bilang farmer. Marami tayong mga nasubukang mga gamit sa pagtatanim, kagaya ng mga insecticide, mga foliar na yan. Pero mahirap na madali yung aking mga napagdaanan ng mga experience. Alam nyo ba na kung ano-ano yung mga sinubukan ko, kung ano-ano yung mga rekomendasyon, no? Andyan na kagaya nyo na nag-YouTube kayo ngayon para malaman yung mga proseso o sistema ng pagpapalagi, pag-aalaga ng alaman. Ginawa ko rin po yan. Yung mga sinasabi nilang gumamit ka ng mantika, gumamit ka ng sabon, o ano man yung mga pinaghahalo-halo na yan para makalikha ka ng pang-spray, ginawa ko po yan. Pero
wala, hindi po totoo. Siguro pwede yan sa mga isang paso, dalawang paso, pero sa isang hektaryang kwan, halamanan o taniman, hindi po pwede yan. Year 2010 pa ako nung nag-YouTube ng tungkol sa dyan, pero wala po. Sasabihin ko sa inyo yung totoo, mahirap. Marami kayong pagdadaan ng mga pagsubok, pero wag po kayong tumigil. Lalo ngayon, nasumpungan nyo yung ating channel. Subaybayan nyo po at panoorin yung ating mga sineshare, ipinapublish na mga video. At sigurado ko, may malalaman at may matututunan kayo sa mga bawat video ng ating sineshare. So ipinapakita natin sa inyo yung mga totoo at tama. Na hindi yung ako'y gumagawa lang ng mga video para kumita, kundi gumagawa ko ng video para makapagbigay alam ng kaalaman, importanteng kaalaman para makatulong sa mga kagaya nating farmer. So makikita niyo yung ating kano, mais. Malapit nang lumabas yung kanyang kwan. Ang taas na po. So yung aking kamay, mahigit 7 foot po tong kwan ko, abot ko. Kaya lang, lampas na yung mais, oh, sa tangkad ng mais. Ang lalaki. Kinospon ko nga yung kwan dito, eh. Pagpapatubig dahil baka tumangkad masyado dahil nilagyan ko siya ng bibitol para malaki. Ang purpose naman nun, para lumaki yung bunga. Yun ang kwan. Kaya tinagyan ko siya ng bibitol. Sa huling pag-a-apply ko ng foliar, bibitol at power grower yung nilagay ko. So, kung may mga na-encounter kayo, yung mga limbawa, paggawa ng mga lactobacillus, yung mga ano pa yung amino acid, iba pang yung mga pinapakita na lang gumagawa ng mga compost, mga yan, try ninyo, kasi na-try ko na rin yan, eh. Pero ang masasabi ko lang, maging maayos kayo, maging magaling kayo dapat. Ang may masasabi ko lang sa mga ganyan, eh, nagiging kwan sila, eh, nagiging viral din yung kanilang mga video, eh. Kaya lang, hindi po pwede sa mga kanyon. Kadalasan yung mga pinapakita nilang kwan, halaman na parang ginamitan nila ng mga ganong proseso o ganong gamit, ay hindi naman talaga in-applyan ng ganon. At iba po yung kanilang ginawa para magkaroon ng ganong klaseng halaman. Pero hindi ko sila sinisiraan. Sinasabi ko lang sa inyo na baka gaya-gaya kayo. Kung ano yung nakikita nyo, ginagaya nyo, tinitimpla nyo. Nasubukan ko na po lahat yan. At yung totoo po ang ating sinasabi para naman mayroong kayong mapulot, mayroong kayong matutunan sa ating mga binabahaging video. So halos 10 taon na po akong nagpa-farming mula nung ako'y bumalik. At alam nyo, siyempre pag tumatagal, sabi nga eh, sa una hirap. Pero pag tumatagal at hindi ka nag-give up, doon ka magsasucceed. Gaya ng kwan, kagaya ng halimbawa dito, may mga sinasabi ko sa inyong mga foliar na dapat nyong gamitin. Yung anaa, yung power grower, yung bibitol, yung heavyweight tandem, yung mga nembesidin, yung mga iba pang mga pamatay peste, yung mga C10X na yan. Pag-aaralan nyo po kung paano gagamitin yun, hindi yung bibili kayo agad ng halimbawa isang anaa, isang power grower, isang bibitol, tapos itratry ninyo tapos hindi magsasucceed. Nangyari na po sa akin yan. Nung una kong akong magtry ng mga foliar na yan, di nagbabasa ako ng Agriculture Magazine, pinakikita nila yung mga pinaghalaman na pinaggamitan ng ganong mga foliar. Na-amaze ako. Talagang na-convince ako dahil ang ganda ng kapaliwanag. Di bumili ako ng pares, yung power grower at heavyweight tandem. In-apply ko yon sa aking kwan, sa aking sile. Pero hindi ko ginamit yung kanilang fertilizer. Basta yung foliar lang ang ginaya ko. Ang akala ko magiging kagaya ng sili ko o kagaya ng sili nila, makukuha ko yung kwan, yung ganda ng sili nila. Pero hindi eh. Nung nag-apply kasi ako, medyo matanda na yung aking sili.
Kaya ang dapat, yung paggagamit ng foliar, starting yan sa bata pa yung halaman hanggang lumaki. Yun aking natutunan. Nung una, nag-give up ako, hindi ko tinuloy yun. Sabi ko, parang kwan lang, ito ay propaganda lang, parang para kumita sila. Para nang sa ganun, marami silang mapagbentahan. Pero nag-try ako ng iba. Ganun din. Talagang walang magandang epekto. Until na, napag-isip-isip ko, balikan ko nga yung power grower na heavyweight na yan. Yun, nag-start ako ng seedling pa lang hanggang sa lumaki. Doon ako nakumbinse, doon ko nakita yung talagang totoong epekto at totoong ganda ng halaman na ginamitan ng mga ganong foliar. Kagaya tong mice, nag-start ako mag-spray dito ng 20 days. Tapos 18 days. Hindi pala. 20 days. Bakit 18 days? 20 days, 30 days. Tapos nung magpo 40 days, no, nag-spray ako dito. So makita ko talaga ang ganda. Naglibot ako sa mga malalapit sa amin, dito sa malalapit sa amin. Walang kasing ganda itong kwan. Hindi ako nagmamalaki, hindi ako proud, pero nakita ko na walang kasing ganda yung ginagamitan ko ng Anaa, Power Grower, Bibitol, at iba pang mga kwan. Lalo na ginamitan ko siya ng sticker na yung silhouette, ang ganda. Dinodoble niya po yung bisa ng mga kwan na yun, ng mga foliar na ginagamit ko. Kaya sa inyo ng mga naman nagtra-try, lalo na yung mga nagtatanong, bumibili sa ating Lazada store, maganda po, salamat sa mga bumibili, salamat sa mga patuloy na bumabalik. Ang dami po ninyo, hindi ko kayo maisa-isa na pasasalamatan, pero unti-unti itong mga darating na araw, bibigyan po natin kayo ng mga giveaway. Ngayon, wala pa po. Pero naghahanda po ako ng mga giveaway sa mga customer natin na pabalik-balik. Alam ko, nagsasakripisyo din kayo. At bibigyan ko kayo ng mga karampatang gantimpala. Nagplaplano na po ako na gumawa ng libro na tungkol sa ating mga ginagawa. Kaya sa mga darating na panahon, pag nakumpleto po natin yun, nagawa po natin yun, bibigyan po kayo, kuko po kayo ng mga giveaway libro para mayroon kayong babasahin at pag-aaralan. Dahil gusto ko, hangad ko na lahat kayo ng mga taga-panood, taga-subaybay, yung mga nag-subscribe, yung mga bumibili sa ating mga produkto, mag-succeed din kayo. Nagawa ko, magagawa po rin ninyo, no? Patuloy nyo lang kung kayo ay talagang nagnanais na kumita sa farming. Patuloy nyo po yung subaybayan, yung ating mga video, yung ating mga sineshare, pinopost na mga video. Patuloy nyo pong subaybayan. At alam nyo po, itong sasabihin ko sa inyo, wala pong permanent na solusyon. Kaya tayo yung laging nagre-research at ibinabahagi natin sa inyo yung ating natutuklasan. Kaya makikita nyo, sa mga pinapanood lang natin, may part 1, may part 2, may part 3, or yung mga volume 1, volume 2, volume 3, kasi wala pong permanenting solusyon. Nagbabago po yung mga result ng mga pag-aaral. Ito po yung top view ng ating maisan. Napakabilis po niyang lumaki. Sabi ko nga sa inyo, palabas na po yung kanyang mga bulaklak. Huwag po kayong aalis. Tapusin niyo po yung video nito. Meron po tayong parang surprise sa inyo. Dahil marami na kayong nagko-comment, marami na kayong mga nagtatanong. Pasasalamat, total meron tayong sponsor. Magpapamigay po tayo, magpaparaffle po tayo ng mga foliar na yan. Pero tig-isa lang po sa bawat video. Malalaman nyo yung mechanics pagkatapos ng video nito. Basta i-kwan po ninyo, i-tapusin nyo po yung panonood, i-like nyo po yung ating Facebook page, yung Tech Pupok. Tapos makikita nyo po doon, mag-doon kayo mag-comment. Pag itong video
ay na-post natin doon. Doon kayo mag-comment at i-share po yung video para magkaroon kayo ng pagkakataong manalo ng ating mga foliar fertilizer. Yun po ang ating kwan, gagawin na ngayon. Basta maglalabas po tayo ng video, meron na po tayong parapol o meron tayong pipiling mananalo. Isa lang po ha sa bawat video. Kaya pagtsagaan nyo na lang pong mag-comment sa mga video ng ating ilalabas. Pakishare po sa inyong Facebook page para Facebook account para meron po tayong mga matulungan. Meron po tayong mga maalalayan. Hindi lang kayo, ibang mga farmer ay matuto din. Papakita ko na po sa inyo yung ating ginagamit na water pump. Napakalaga po nito kapag tayo ay nagtatanim. Kasi pag walang tubig, wala po tayong masagana at magandang ani. Detress po itong ating patubig. Napakita ko na po ito sa mga unang video pero ipapakita po natin ulit. Maingay po yung ating generator dahil naputol po yung kanyang kwan eh. Yung kanyang yung bugaan ng usok, yung tambutso, naputol po kasi kaya ganun yung kanyang kwan, yung kanyang tunog, ang lakas. Pero kan po yan, water cool, gumagana yung kanyang radiator, kaya inalis ko lang yung kwan, takip ng kanyang radiator para mas makasingaw yung init kasi maghapon yan eh. Kanina pang kanyan, alas 6 umaandar yan eh, kwan na po ngayon pag alas 5 na, kaya hindi pa niya naubos yung 6 na litro, baka 4 na litro pa lang mahigit yung naubos niya. So maraming salamat po sa pagsubaybay at panonood sa ating mga video. Try nyo po yung ating mga sponsor na gamitin para makatulong din po sa inyong halaman para lumaki ang inyong kita, gumanda ang inyong halaman. Try nyo po yung anaan, napakaganda po nun. Gumagamit ako ng anaa, hinahalo ko siya sa foliar kasi yung anaa po ay hormone, growth hormone po yun. Meron na po yung anaa, may halo na ring gibberellic acid, yung JA3. Kaya kung kayo bibili ng JA3, mas maganda po yung anaa na lang ang bilhin ninyo. Tapos yung anaa, samahan nyo siya ng power grower para perfect combination nyo mo. Sa mga kwan po, nagtatanim ng sili para mabilis mahinog, gumanda ang inyong sili, yung heavyweight tandem, napakaganda pong pang-spray ng sili. So alam ko na itong pagkatapos ng bagyo, mag-iiba yung presyo ng sili. Pero ito, tinututukan muna natin itong mais dahil meron po tayong kwan dito, goal na mabit po yung 16 tons. Dahil 13 tons mahigit pa lang yung ating natitikman na kwan, na ani sa isang hektarya. Ang goal ko po dito ngayon, mabit yung 16 tons. Hopefully, mangyari po yun. So maraming salamat sa inyong panonood. God bless po. Maraming salamat po sa patuloy na panonood, pagsubaybay, pagbabalik sa ating YouTube channel. Marami po kayong matututunan dito at marami pa pong video ang ating ibabahagi para sa inyong kaalaman at para madagdagan ang inyong karunungan. Kung kayo po ay naghahanap ng kaalaman, naghahanap pa ng mga ibang matututunan, bisitahin nyo po ang ating website na techpupop.net. Marami po kayong malalaman at matututunan doon. Ang website na yan ay na-design para sa mga students, teachers at iba pang profesyon. Kung kayo naghahanap ng kaalaman, karunungan, punta po kayo sa techpupop.net.
Mayroon din po tayong website, yung gfarm.bish. Kung kayo'y naghahanap ng kaalaman tungkol sa kalusugan, punta po kayo doon. Sigurado ko matututo po kayo. Kung kayo may mga may sakit, kung kayo ay mga naghahanap ng kaalaman tungkol sa lunas, natural na lunas ng inyong karamdaman, eh punta po kayo doon sa gfarm.bish. At sigurado ko matututo po kayo doon. Kung kayo ay gusto, kung gusto nyong maging malusog, matibang yung katawan, masigla, marami po tayong kaalaman na pwedeng ibahagi doon. Pakishare na lang po yung ating mga video, like at subscribe na rin po kayo pag hindi pa kayo nag-subscribe. Maraming salamat po!